Hello guys, sa video nating ito ay ipapaliwanag ko sa inyo ang mga mage heroes na may pinakamaraming epekto at may mas kapaki-pakinabang na passive. Sino nga ba sa mga mage heroes na ito ang may pinakamagandang epekto ang passive? Aalamin natin yan kaya hindi ko napatatag alin pa at sisimulan na natin. Pero bago pala tayo magsimula guys, meron pala akong pinahula ang hero sa Facebook page natin. Sobrang dami ang nanghula at ito ang mga sagot nila. Tapos itong si idolo kong ito ay talagang hinanap pa yung post ng hero na pinapahula natin. Ang lupet mo idolo, shout out sayo. Wow. Hala idolo ko, rated SPG naman ata yung sagot mo. Ang sarap-sarap naman. Ay este, bawal yang ganyan idolo. May napadaan pang kumakaway na alien. Dito guys, sabi ni idolo kong ito ay walang duda daw na si Nana yung pinapahulaan natin. Diba guys, ang gagaling na mga idolo kong nanghuhula. Ang hero na pinapahulaan natin ay walang iba kung di si Valentina. Shout out sa mga nakahula ng tamang sagot. Ang unang hero na nasa listahan natin ay si Xavier. Ang passive ni Xavier ay may apat na epekto sa kanya. Ang passive niya ay itong stacks na naiipon sa ibaba ng buhay niya. Kapag nakapatama siya ng skill niya sa kalaban ay magkakaroon siya ng isang stack. Depende ang bilang ng stacks na ito kung ilang kalaban ang tinamaan ng skill niya. Dito tatlong kalaban ang tatamaan natin ng first skill niya at tatlo din ang naibigay na stack sa atin. Ngayon ang epekto ng mga stacks na yan ay ito. Kapag meron kayong isang stacks, ang sunod na pagtama ng skill niyo sa kalaban ay magkakaroon kayo ng dagdag movement speed ng ilang segundo. Tandaan nyo lang na magkakaroon lang kayo ng dagdag movement speed kapag nakapagtama kayo ng skill sa kalaban ng may isang stacks kayo. Dahil kapag wala kayong stacks at nakatama kayo ng kalaban ay wala itong dagdag movement speed. Madedagdagan lang ang stacks nyo ng isa at dito na magsisimula ang epekto ng passive nyo kapag nakatama ulit kayo ng skill. Ngayon dahil nakatama ulit tayo ng skill sa kalaban ay naging dalawa ang stacks natin. Kapag dalawa naman ang stacks natin, tayo ay may dagdag movement speed pa din at lalaki ang sakop ng range ng mga skills natin. Ganito ang normal skills ni Xavier. Ngayon kapag dalawa ang stacks ay ganito na ang mga skills niya. Mas lumaki, diba guys? Ngayon kapag nakadalawang stacks tayo at nakatama ulit tayo ng skill sa kalaban, ang mga cooldown ng mga skills natin ay mababawasan. Ngayon kapag naging tatlo na ang stacks natin, ang sunod na pagtama ulit ng skills natin sa kalaban ay papasok na si Xavier sa Transcendent State. Ibig sabihin yan ay lahat ng mga skills natin ay mag-enhance. Bawat skills natin ay may dagdag movement speed at malawak pa din ang range ng mga skills natin. Ito ang indicator ng oras ng pagiging Transcendent State ni Xavier. Tuloy-tuloy ang pagkaubos ng oras na yan kapag hindi kayo nakakatama ng skills sa mga kalaban. At ayan ang mga epekto ng passive ni Xavier. Ngayon ang mga passive effects ni Xavier ay movement speed, enhanced skills, cooldown reduction at ang pagiging transcendent state. Pangalawang hero naman ay itong si Cecilion. Ang passive ni Cecilion ay every nakakatama ng kalaban ang kanyang mga skill ay nadedagdagan ang kanyang max mana at nabibigyan siya ng 10 mana regen. Itong nakikita nyo dito ang indicator ng stacks ng passive niya. Kada tumataas yan, ibig sabihin tumataas din ang kanyang max mana. Tingnan nyo ito guys, sinubukan kong pataasin ang stacks ni Cecilion at lumaki din ang max mana niya. Mas sumasakit naman ang damage niya depende kung gaano nakalaki ang max mana niya. Ibig sabihin guys, kapag mas lumalaki ang max mana ninyo ay dumedagdag din ang damage ni Cecilion. Kaya magandang buuan si Cecilion ng item na nakapagbibigay ng mana. Tingnan nyo ito guys, every first skill natin sa kalaban ay tumataas ng tumataas ang damage natin sa kanya. Dahil nadedagdagan din ng nadedagdagan ang stacks nating ito na ibig sabihin ay lumalaki ang max mana natin. Ngayon paano ba natin mamamaximize ang passive niya? Ipatama nyo lang ng ipatama ang mga skills niya sa kalaban guys para laging nadedagdagan ang stacks niya.
Ngayon ang mga passive effects ni Cecilion ay additional mana every hit ng skills niya, 10 mana regen every hit ulit ng skills niya, at nadedagdagan ang damage niya kapag mas malaki ang mana niya na nakukuha niya sa stacks niya. Pangatlong hero ay itong si Faramis. Ang passive ni Faramis ay every 4 seconds na nakakatama siya ng kanyang skills sa kalaban na hero at mga summoned objects ay magkakaroon ng soul fragments ang mga kalaban na maa-absorb ni Faramis. Ang soul fragment na ito ay nakapagbibigay sa kanya ng konting buhay. Mabibigyan din siya ng dagdag na 2 magic power every stacks na nagagawa niya. Ito ay may hanggang 40 stacks. Ibig sabihin hanggat may 40 stacks ka ay may 80 magic damage na dagdag sa'yo. Mababawasan din ang kanyang respawn time depende kung hanggang ilan ang stacks niyang ito. Dito guys tayo ay may 40 stacks at magpapapatay tayo sa tore. Diba guys, 1 second na lang yung cooldown ng respawn time natin. May chance din na makakuha si Faramis ng soul fragment sa lahat ng mga kalaban na namatay sa tabi niya. Ibig sabihin ng may chance guys ay ibig sabihin may pagkakataon na walang soul fragment sa kalaban na namatay sa tabi niya at may pagkakataon naman na meron. Ngayon paano ba mamamaximize ang passive niya? Unang-una guys, lagi lang kayong mag-skill sa mga kalaban na heroes para laging may lumabas na soul fragments. Mas maraming heroes ang tinamaan ng skills nyo ay ganun din ang bilang ng soul fragments ang makukuha nyo. Tatandaan nyo lang palagi na may 4 seconds cooldown ang paglabas ng soul fragments sa mga heroes. Kaya kapag nag-skills ka sa kalaban at may lumabas na soul fragments, ang agad na sunod na skill mo ulit ay wala nang lalabas na soul fragments dahil sa 4 seconds cooldown nito. Napaka-importanteng na ma-maximize nyo ang passive niyang ito para sa dagdag na magic damage. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang bawas cooldown ng respawn time nyo para makabalik agad kayo sa laban. Ngayon ang mga passive effects ni Faramis ay soul fragments na makapagbibigay sa kanya ng additional heal, additional magic power, at respawn cooldown reduction. At ang pang-apat na hero natin na may maraming epekto ang passive ay si Julian. Ang passive ni Julian ay kapag gumamit siya ng 2 skill, ang pangatlong skill nito ay mag-e-enhance. Pagkatapos naman niyang magamit ang lahat ng kanyang skills ay mahahatak niya ng bahagya ang kanyang mga kalaban kapag nag-basic attack siya dito, at masasakit ang kanyang basic attacks ng 5 segundo. Kapag naipapatama naman niya ang mga skills niya sa kalaban ay nadedagdagan ang kanyang magic lifesteal. Ngayon paano ba natin mamamaximize ang passive nitong si Julian? Dahil sa mga effects nito ay mahalagang naipapatama natin ang mga skills nito sa kalaban para mamaximize natin ang dagdag magic lifesteal sa atin. May ibang mga player kasi na para lang magamit nila ang enhanced skills nila sa kalaban ay gagamit sila ng mga skills sa hangin. Mali yun guys, huwag nyo sayangin ang mga skills nyo. Ipatama nyo ito ng ipatama sa kalaban at kapag nakapagbuhos na kayo ng skills ay pwedeng basic attacks na lang ang pangtapos nyo sa mga kalaban. Ngayon ang mga passive effects ni Julian ay enhanced skills, paghatak sa kalaban, dagdag damage, at dagdag magic lifesteal. At ayan sila ang mga heroes na nasa kategory ng mga mage heroes na may pinakamaraming epekto at pakipakinabang na passive effects. Sino sa kanilang apat ang pinaka nagustuhan mo ang passive effect guys? Hanggang dito na muna ang tutorial ko guys. Kung nagustuhan mo ang pagtuturo kong ito ay paki-like and share naman ang video natin. Upang umabot ito sa ibang player na kailangan ng tutorial natin. Mag-iwan ka na din ng comment dyan sa comment box dahil gusto kong malaman ang opinion mo sa video ko. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli. Sheesh. Kung gusto niyo ng ganitong mga videos ay mag-subscribe ka lang kapatid.